Magandang araw sa lahat ng taga-subaybay at taga-panood ng munting channel na ito. Kung baguhan pa kayo, paki-like, subscribe and click the notification bell upang updated kayo sa aking mga video dito sa YouTube. At tutok lang dito sa Largado 3 Views. Ito ang ating topic na ngayon. Saan ang galing ang Biblia? Ang Biblia ay isang pagpapahayag ng Diyos sa tao na binubuo ng 66 sa mga aklat na pinagsama-sama at naging isang aklat. Datapwat dalawa sa mga aklat ng Biblia ay kasaysayan, ang karamihan 21 ay mga aklat ng propesya, 21 ay nasa anyong mga liham, at 2 ang patula. Bagaman sinulat ng 66 sa mga autor na mga hari, mga magsasaka, mekaniko, mga taong mahilig sa agham, manananggol, heneral, mangingisda, ministro at saserdote, isang maniningil ng buwis, isang doktor, ang iba'y mayayaman at ang iba'y mahirap na umaabot sa isang panahong 1,600 taon. Gayon man ang Biblia ay iisang aklat sapagkat ang Diyos ang tunay nitong autor. Sino ang nagbigay ng mga hula sa Biblia sa tungkol ng Espiritu Santo? Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Pangalawang Pedro 1:21 at Unang Pedro 1:10-11. Pansinin, ang Espiritu ni Kristo ang kumasi sa mga propeta upang ipakita na ang buong Biblia ay isang Kristiyanong aklat. Gaano kalawak ang bahagi ng Biblia na kinasihan ng Diyos? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa pangalawang Timoteo 3:16, sino ang nagpahayag ng hinaharap sa mga propeta sa pamagitan ng pagkasi sa banal na Espiritu? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gawain malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Amos 3:7. Natitiyak ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tatanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap. Iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos sa pangalawang Timoteo 2:13. Talastas kaya ng propeta na ang kanyang mga pabalita ay buhat sa Diyos? Upo, narito ang ilang mga halimbawa. Sinabi ni David, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila, sa pangalawang Samuel 23:2. Sinabi ni Jeremias, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Jeremias 1:9 at Jeremias 1:4-9. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, iyong sasabihin ang aking mga salita. Ezekiel 2:7, unang bahagi. Nang si Zacarias na ama ni Juan Bautista ay napuno ng Espiritu Santo, sinabi niya na ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon ng Lucas 1:67-70. Saan ang galing ang aklat ng katotohanan at sa pamagitan ng anong pamaraan ipinalam ito sa tao? Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag ang kanyang alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon, at ang kanyang ipinalam ito sa pamagitan ng mga
sa bisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan na sa siyang sumaksi sa salita ng Diyos sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Apokalipsis 1:1 hanggang 2. Pansinin, ang Diyos ang pangulong pinanggalingan ng lahat ng katotohanan. Si Kristo ay tumanggap sa katotohanan mula sa Ama. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila. Juan 17:8. Upang basahin ng nagpapahayag ng katotohanan sa mga propeta, ibinigay ni Jesus yaon sa mga anghel na hinirang sa kalagayang nasa pangitain na inudyukan ng Espiritu Santo. Sinabi ng anghel ang pabalita sa propeta na siya namang nagbibigay nito sa tao alinman sa pasalita o sa pamamagitan ng pasulat o kapwa. Konklusyon, maliwanag na ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Hebreos 1:1. Ang Biblia ay aklat ng Diyos. Ito ay mananatili magpakailanman. Or basahin ang Isaiah 40 versikulo 8. Makakabuti sa atin na pahalagan ang salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Job. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Job 23:12. Kung meron kayong mga katanungan o karagdagan, paki-comment down below. God bless.